mag-unbox tayo ng isang Alcatel Wi-Fi router na 4G LTE. Pakikita ko lang sa inyo yung details nitong router na to, kung ano yung mga features niya. Bago kumbisan, kung di ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe. Paki-like yung video, paki-share na rin. Kung may comment ka, comment ka lang below. So, yun, umpisa na natin ang pag-unbox ng Alcatel 4G LTE Mobile Wi-Fi na Link Zone. So, ito yung kanyang box. Maliit lang siya, so 5 inches. Box niya, and the white blue color. Yan, ito yung, syempre, meron siyang details dyan sa gilid niya, sa likod. And yung sa kabilang side, sa kabilang box naman, syempre yung kanyang QR code. Meron siyang 2 colors, isang black, isang white. Itong nakuha ko, black color. 4G LTE, Wi-Fi, 150 Mbps. Syempre, yung battery niya, 1,800 MHz. Siguro, tumatagal siya between 6 to 8 hours. Pagka ginagamit, Wi-Fi hotspot, syempre, and dedicated app. Yan yung makikita nyo dito sa details nito. Binili ko siya, guys, sa Jarir Bookstore. 199 Rials. Alcatel Wi-Fi 4G na black. Black color. Yan yung nasa receipt. Buksan na natin siya. Kinat ko na yung tape niya. At may nasa loob, packet Wi-Fi. 4G LTE. Meron din siyang barcode. Unit or yung gadget, Alcatel. Liit lang siya. Yung kamay ko, ganyan lang siya kaliit. So, ganyan lang siya kalaki. 3x2 inches yung kanyang laki. Ano pa yung nasa box? Hindi natin. Quick start guide. Link application na naka QR code. Pagin muna natin. Quick start guide, Arabic and I don't know, ano to. Parang Italian yata to. Tag. Yan. Adjust na vlog. Okay, pwede maliit. Pagin muna natin. USB charger. Sa natin. Para makita niyo kung ano yung USB charger niya. Yung USB charger. Battery. Ito. Alcatel. Details. Wala na. Ayan, sa likod ng box. Gusto nyo makita yan. Tabihin mo na natin. Try natin i-assemble. Overview. Up to 15 gadgets pwedeng makakonnect dito. Again, 150 Mbps. 1,800 MHz yung kanyang battery. Up to 6 to 8 hours yung kanyang battery. Kanyang power key. WPS key. Sa Wi-Fi, LED light, harapan, charging port para dito. Gets charge siya. Pwedeng charge sa laptop or power. Pag gets charge. Sa LED display, nandiyan yung kanyang network indicator. Network indicator, yung Wi-Fi indicator, SMS indicator, battery. Indicator. Yan. SIM card na pwede rito is micro SD SIM card. Sana natin para magamit natin. Susubukan natin. So, paano ba siya bubuksan sa likod? Bubuksan natin. Yung cup na yan. Susunggitin lang natin para mabuksan. Susunggitin lang natin. Yan. Bukas na siya. Ito yung loob niya. Meron siyang dalawang slot. Micro SD and dito naman yung sa SIM card. So insert na natin yung SIM card kasi wala naman tayong micro SD. Ipapasok yung SIM card,
eto, sinakalakyan. Yan. Pag nag-snap, naka-unlock na siya. Tapos iaangat nyo lang. Micro SIM card. So, kung ano yung size nyan, lalagay nyo lang dyan. SIM card. Balik nyo ulit to. Tapos slide nyo lang ulit para mag-lock. Yan. Ulitin ko, ganun din dito sa micro SD card. Snap nyo lang pa punta rito para mag-unlock siya. Iaangat nyo itong stainless lock niya. Lalagay nyo yung SD card. Balik nyo siya sa same position. Lalock nyo by pushing it forward. Hindi nyo nag-snap siya, nag-lock na siya. Ulitin ko lang yun dito. Pag i-unlock siya, push nyo lang backward. Narinig nyo, nag-snap. Iangat nyo lang yung stainless lock niya. Makukuha nyo na yung SIM card. So, micro SIM card. Pag-insert ng SIM card, pwesto nyo lang ng ganyang position. Pakat niya dun sa kanto. Dun siya nakaposition. Pabalik nyo yung stainless lock niya. Push forward. Nakalock na siya. Ganyang battery. Ito yung connector niya na nakakonect doon sa kabilang side. Mabalik natin. Nakabit na yung battery, then mabalik natin ulit yung cover. In a reverse order. Ito. Yan. Yung slot na yon, nakikita nyo naman yung position. Meron siyang two cashier dyan na nakatapad doon sa USB port charger. Nilalock nyo siya, snap, close nyo lang, diinan nyo lang, then maglalock na siya. Then syempre, power on natin para matesting natin. Ilaw na siya. So again, black color siya, may ito pa plastic, hard plastic yung kanyang cover. Nakailaw na siya lahat. Network indicator, pag naka-blue siya, meaning nakakonect na siya sa internet. Wi-Fi, pag naka-blue siya, meaning it is active. SMS indicator, blue color. Pwedeng merong message, pwedeng full na yung message. Battery, nagbi-blink. Pag nag-red siya, ibig sabihin low yung battery niya, pero at this time, nagbi-blink siya ng blue, sabihin okay pa yung battery niya. So, slow yung kanyang blinking ng battery, meaning ginagamit siya. Pag i-charge naman siya, yung blink na blue na to sa battery, mas mabilis yung blinking niya, so meaning nag-charge siya. Pag fully charged naman siya, naka-steady siya na kulay blue. Pag nag-red naman siya, syempre, low battery na siya. Yan yung kanyang light indicator nito nasa ibabaw na to. Kung i-connect naman natin siya, by default, ang kanyang Wi-Fi name is SSID. Yung Wi-Fi key nito, makikita nyo sa loob nung tanggalin muna natin. Pwede naman natin tanggalin to kahit nandiyan yung battery. Kahit naka-on siya. Pwede naman natin siya tanggalin. SSID name, makikita nyo sa likod, sa back cover ng Wi-Fi router. Nandiyan na rin yung kanyang key or password. SSID name and yung kanyang key or password. Nandiyan sa likod. Alcatel Packet Wi-Fi router na link zone. 150 Mbps, up to 15 gadgets pwedeng kumonek dito. 1,800 MHz yung kanyang battery na maglalast from 6 to 8 hours if provided siya with plug, charger, quick start guide. So sana nabigyan ko kayo ng information na makatulong sa inyo kung sakaling gusto nyo bumili nitong klaseng Wi-Fi, packet Wi-Fi router na to. We'll be right back.